Hay, Diyos ko po. Ito po ang naging resulta ng kinta sa buhay namin, mga magsasaka, mga kalupa. Itong napakagandang nalalabas na palay ay ganito po ang nangyari sa isang magdamag at kalahating araw na ulan ni kinta. Halos lahat ay itinumba. Bagay, wala tayong magagawa dahil kalamidad natural na dumarating taon-taon at laging nararanasan. Pero itong pagkakataong ito ang pinakagrabe dahil nang halos walang itinira. Itong klase ng tayo ng palay na ito, bagamat yung oras na ito ay may ganyan pang tirang halos tumitigas bago pa lang nagkakalaman at lumatag na ganito klase, ay hindi na rin pakikinabangan dahil nang habang bumibigat siya ay lalong lumalapat sa putik, lalo't ganitong matubig itong area na pinagtaniman. Kaya ngayon pa lang nakikinikinita ko na negative. Pagsubok na siyempre hindi natin may iwasan. Ito'y sa panahon napahirap mong ireklamo yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos na pwede ba nating bigyan ng dahilan para pangatwiranan. Pero itong ganitong klase na ibinigay sa atin na hindi naman natin pwedeng bigyan ng hustisya dahil kalamidad ang kalaban, ay wala na po tayong magagawa kundi magsumikap muli para sa pagpapatuloy ng magandang buhay. Dahil tayo naman ay malimit nakakaranas ng ganito tuwing tagulan. Pero ngayon lang yung pinakagrabe. Sa buong panahon ko ng pagbubukid, ito na yung pinakagrabing nangyari sa pagtatanim ko ng halaman. Bagay, hindi naman ako lang. Halos lahat na magsasaka ay ganito ang naranasan ngayon sa oras na ito, sa bagyong kintang ito. Kaya siguro isang dahilan ng Diyos na pagbibigay sa atin ng pamamaraan na tayo ay mas kumapit, mas maging matibay, mas maging matatag sa mga pagsubok sa buhay na binibigay. Dahil alam naman natin na wala siyang ibinibigay na hindi natin mapapagtagumpayan, na hindi natin kakayanin. Bagamat sa pangkasalukuyang sitwasyon, tayo ay magkakaroon ng kakaibang damdamin tungkol sa ating paniniwala sa pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Pero dapat minsan mas mapalalim natin yung paniniwalang ito ng lahat ng kaloob na pagsubok sa buhay po ng tao ay upang mapagtibay ang kapit sa nagbibigay. Pakikita ko po sa inyo yung iba ko pang area na naapektuhan ng kalamidad ng kintang ito. Hindi lamang po naman ako at halos lahat. Ito naman mga kalupa, yung bukid kong ipinakita sa inyo kanina ay bago pa lang naglalaman ng mga palay ng humigpa. Ito namang mga karati ko rito, ganito naman ang nangyari. Halos anihin na, pero humigpa rin, ganyan o. Oh. Bukod sa ron, anihin na nga sana, humigpa pa. Pero yun namang hindi naman nahigpa na palay niya, ganito naman ang nangyari. Naubos naman yung matinggas dahil sa lakas ng hangin. Ang naiwan ay yung puro ipa. Kaya wala kang pasuotan sa pangyayaring ito sa kinta. Humigpa dahil sa lakas ng hangin, yun namang hindi nahigpa. Inubos naman niya yung tinggas ng palay. Ayan o mga kalupa o.
ang naipa, ang natira ay yung lang mga ipa. Kaya kung sasabihin na anihin, eh, tama nga, pwedeng anihin. Pero halos wala rin makukuha. Kasi yung tinggas niya, napunta na sa ilalim ng lupa. Yun o. Narito na sa lapag mga kalupa. Yun o. Kaya napakabigat ng pangyayaring ito. Ang halos lahat na magsasaka ay binuhos na ang dugot pawis para sa hanap buhay na paglulupa at pagbubukid. Pero wala naman pong magagawa dahil kalamidad ang naging kalaban. Ayan. Inog na siya, anihin, pero wala halos laman. Kahit pa na, yun namang nakatayo, wala namang laman. Kaya sa totoo lamang napakalaking turwisyo ang pangyayari ng hintang ito, pero wala magagawa dahil kalamidad po ito. Hindi po natin kayang mapredict kung ano ang mga mangyayari sa buhay po natin sa bawat panahon, lalo pikit na gulan ngayon. Pero dito po sana naman sa katabi po naman na namin ay kumusilay na una, ay ito naman ngayon ang ginagawa. Gumagawa na uli ng pundahan dahil ito po ang cycle ng pagbubukid sa lugar namin. Pagkakaani, magbabago ng proseso, gagawa na uli ng pundahan at magtatanim po kaya sila. Ito na yung katabi natin. Masyerte po sila at sila ay naka-advance ng pag-aani at napakinabangan na nila ang kanilang inani. At ito nga, gumagawa na ng pundahan. Na kami naman, sa kasalukuyan, ay medyo nahuli. Dahil inabangan nga po yung mga kalamidad na dadating para makaiwas din sana sa mga malalakas na bagyo sa katagulanan. Pero ito naman ang nangyari sa amin. At halos lahat kami dito, mas swerte yung nauna. Parang ito dati, ay yung mga nauna ay kinakantsawa namin dahil napapasabak sila sa masyadong maulan. Ang palay nila ay hindi rin talaga mag-ani ng maayos. Pero mas swerte pa sila kahit medyo kukunti naging ani, ay naisampa po nila sa pagkainan nila o sa tahanan nila yung kanilang inani kahit kukunti. Kami naman ngayon, nakasalukoy ang kasagsagan na sana ay na-schedule namin na linsad sa mas malalakas na kalamidad yung aming tanim. Pero ito po kami. At kami ang nakasapul nung malakas. Nakasan siya ng malakas na bagyo na dumating sa panahon namin ngayon, ang Kinta. Kaya ganito ang aming karanasan. Sa buong pagbubukid ko, simula nung ako'y nagbukid, ito na yung pinakamalakas na bagyong rumagasa sa bukid ko na nagbigay sa akin ng ganitong karanasan na sa tingin ko ngayon lang ako nagbukid na baka hindi mag-aani mga kalupa.